Eksaktong isang taon na ang lumipas mula nang pumutok ang Bulkang Taal na naglagay sa buong rehiyon ng CALABARZON sa state of calamity. Marami ang namatay, nasira ang mga bahay at nawala ng kabuhayan. Balikan natin yan sa report na ito. Ika-12 ng Enero noong nakaraang taon, nang sa loob lang ng ilang oras, itinaas mula Alert Level 1 papuntang Alert Level 4 ang Bulkang Taal. Mula alauna ng hapon, nagbuga ang bulkan ng mataas na usok, umulan ng abo at maliliit na bato. Mula sa Batangas, umabot ang mga ito sa mga kalapit na lugar gaya ng Cavite, Laguna at ilang bahagi ng Metro Manila. Na-stranded ang ilang motorista at mga turista. Ang dapat selebrasyon na balot ng tensyon. Kinabukasan, nagluwa ng lava ang bulkan. Maraming residente ng Batangas ang napilitang lumikas. Talagang mga kababayan natin nagmamadali na para makaalis dito. Gusto ko nang makaalis at kami makapagpahinga. Wala kami tulog. Sobrang natakot po kami kasi noon na doon po kami sa gitna ng dagat, iniisip namin baka biglang lumaki yung tubig o abutan kami ng sabog doon. Kaya takot na takot po ako kasi mga anak ko nag-iiyakan. Lahat na yun napundar nga namin, naiwan na lang doon. Na baliwala, pinaghirapan namin mag-asawa. Si George, inabutan ng GMA News noong balot na balot ng abo at putik. Masakit po sa mata, masakit po sa balat, lalo na po sa ulo, masakit din po. Sa paglipas ng mga linggo, may 40 evacuees ang nasawi dahil sa pneumonia at cardiac arrest. Umabot sa 300,000 residente ang lumikas, nakituloy sa mga evacuation center at sino mang nagmagandang loob. Marami ang nawala ng tirahan at kabuhayan. Mayroon namang may mga bahay pa, pero nasa bingit naman ang peligro dahil sa malalaking bitak na idinulot ng paggalaw ng magma ng bulkan. Nagbabala noon ang Feebox laban sa volcanic tsunami. Mabuti't hindi ito nangyari. Sa halip, bumuhos ang tulong mula sa iba't ibang lugar na binansagang tsunami of kindness.